ay napagandang araw para mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Ako excited ko yung bahagi ito eh. Natutuwa akong mga tao ay nakakarinig ng salita ng Diyos. Meron lang akong tanong, sisimulan ko sa tanong. Kung ikaw ay nakatayo sa pintuan ng langit at tatanungin ka ng Diyos ng ganito, pinatawad na ba ang mga kasalanan mo? Ano ang iyong maisasagot sa Kanya? Bilang. Siguro po pinatawad na po ako. Kasi wala naman po akong mga pinagawang inuusang mga pangyayari. Okay. Narinig natin, mabuti na si William ano. Mukhang mabait na tao si William. Okay. Jimbo, ano masasabi mo? Pinatawad na ba? Hindi ko po alam. Hindi alam. Maya malalaman natin. Pero eh, pasensya na po, mahihayin ko ako. Hindi ko po alam. Jai, ikaw. Parang hindi pa po ako sigurado eh. Huwag natin. Ilan? Palagay ko, hindi ba? Parang may buta pa ako mga kapato. Palagay ko pinatawad na ako kasi laman ako ng simbahan namin eh. Naka-active ako sa mga religious organizations. Palagay ko lang yan. Okay, iba-iba yung sagot natin, ano? Pero importante, malaman natin ang pinatawad na tayo ng ating Panginoon. Ngayon ay makikita natin ang tanong sa sagot sa ating leksyon. Okay, mamaya, ngayon magpartner-partner tayo, ha? Bejay, Ruel, magpartner kayo. Jimboy at William, magpartner. Bilan, Jay, partner, ha? Ngayon may kwento ko sa inyo na magandang marinig nyo ito. Pero may background info na gagamitin akong salita kasi. Yung salita na Pariseo. Ang mga Pariseo ay ang mga leader ng reliyon ng Hudyo. Nagdadagdag sila ng extra hutos higit pa sa nasa Biblia. At napakahigpit nila. Okay? Ngayon, ang kukwento ko sa inyo ay hamok sa Lucas chapter 7 verses 36 to 50. Ang title nito ay ang babaeng pinatawad ng marami. Bago ako magsimula, hinihiling ko na buksan yung inyong mata, no? Alam ko, nakabukas na mata ninyo. Pero para tayong nanonood ng sine, pagalawin ninyo sa inyong isip yung mga characters at kung ano yung nangyayari. Babasahin ko ng pinakamahina ng namin natin ang storya. Okay, mamaya, ipabahagi nyo rin ng kwentong ito. Simulan ko na ha, ang kwentong ito ay ang babae pinatawad ng marami. Hango sa Lucas chapter 7 verses 36 to 50. Sa tingin mo, how was this Bible study different? Sino ang pagpapahagi? Talagang yung Word of God, dahil magpartner-partner. Pag magpartner-partner, lahat magpa-participate. Kung sampo sila, isang mag-share, maganda yan. Karaniwan sa Bible study, sampo estudyante, isang teacher, yung teacher magsasalita, yung iba tahimik. Kung may isa magpa-participate, mabuti pa. Pero dito, dahil partner-partner, lahat magpa-participate. So kung ano ang narinig nila sa kwento, una, marinig, paso ng konti. Uulitin nila, pasok pa. Makinig ulit, pasok pa. Uulitin ang iba, pasok pa. Hanggang kalapakan na. At pabalik sa puno pa. Punong-puno. So nung dumating sila, yung kwento na yan, wala silang malay. Hindi nila alam ang kwento na yan. Pero, pagtapos na, alam na alam. At yung mensahe, it sinks in, sinks in, sinks in, sinks in. Hanggang yung kagandahan ng kwento na yan, na punong-puno ng malalim na kahulugan, gets na gets nila. O diote. Pero, yan, kuha. Very good. Salamat po sa observation.
Okay, dito ang konting pagkaiba. Isa, don't lecture, it's not lecture. Napansin niyo? There is no lecture. There is no lecture. Yung lahat ng mga katotohanan, magdudugtas sila. Dudugtas din nila. Yung leader magbabasa, magtanong. Yung mga estudyante, sila magdudugtas. Kung tayo mag-lecture, nakakaaway natin ang kanilang matutuklasan. Hayaan natin sila magtutuklas. Malakas kung sila magtutuklas. Ikaw magsasabi, malilimutan nila yan. Sila magtutuklas, habang buhay na yan. So it's not lecture. It's not. Yan ang pagkaiba. Tapos, it is so, so simple. It's so, so simple. Dahil ito ay napakasimple, madaling maipasa ng baguhan sa iba. Yan ang nangyari sa amin dati. The Bible study for too hard to lead. Yung matibay, kaya nila. Yung bago mananampalataya, di nila kaya. Yung first timer, lalo-lalo. Pero kung ito ay design, sinadya, naghirap, napagod, nasubukan, na lahat dito ay napakadali. Yan ang pagkaiba. Because it's so easy, madaling ipasa. Tapos, it's got to be madaling gayahin. Madaling gayahin. Napansin niyo, pinigil ni Pastor Rito ang kanyang sarili. Marami siyang masabi. Marami siyang alam. Marami pa rin idagdag. Pinigil. Pinigil. Para lahat ng ginawa niya, madaling gayahin. Kung ipapakita mo ang iyong buong galing, lahat ng alam mo, sige, ikaw lang ang Bible study leader habang buhay. Walang gagaya sa'yo. Kaya kailangan pigilin ang ating galing-galing. Oo. Simple lang. Para madaling gayahin. This is the key. It's got to be madaling gayahin. And then stories. Pinag-usapan na. Tapos, meron ang vision casting. Napansin mo si Pastor Rico, sinabi, okay, meron tayong kapatid, hindi pinatawad. Meron tayong kilala, hindi pa pinatawad. So doon sa Bible study, yung baguhan, hahamunin natin sila. Salamat! Kayo ay pinatawad na kung sila ay sumasampla tayo. Sino? Meron tayong kilala, hindi pa eh. So, kaagad-agad, magbigay ng vision. Sila ay naligtas, hindi lang maligtas sila. Sila ay naligtas para maligtas din ang iba pa, and we start the process. So through vision casting, yung magbabahagi. Yung term ni Inkay, vision casting. Yung term na ginamit natin sa Pinas, magbabahagi. Hamunin silang magbahagi. Tapos, another pag-iba is yung action plan. Walang uuwi na walang action plan. Bawat isa, may action plan. Bago maghiwalay. Ang action plan nila ay sinabi na nila ang pangalan ng dalawang tao na babahaginan. Action, yun ang gagawin. Gagawa lahat, di lahat. Pero kung walang action plan, asahan, walang mangyayari. Kung may action plan, mas maraming mangyayari. So mag-action plan talaga. And then, don't lecture! Don't lecture! Kung mag-lecture, masisira ang kagandahan. Just ask the questions. Hayaan sila. Sila mag-dudugtas. Okay. Gagawin natin ngayon, dadako na tayo sa practice. Binanggit ni Sister Jane kanina, merong practice. Pamuno ng Bible study. Madali o mahirap? Dali, you know? Ang dali. Napakadali. Kaya, bawat isa sa atin, mamuno sa Bible study. Bawat isa. So, ipin ko ang ating assignment this week. Bawat isa, mamuno ng Bible study na ito. Anong gagawin? Ginawa ni Pastor Rico, yun din ang gagawin natin. So, tayo muna ang magiging tagapamuna. Madali sa atin. At dahil ito ay napakadali, kaya ng lahat ng miyembro natin. Kaya ng lahat. Magagawa nila. So, itutuloy natin yung process of mobilization.
darating dito, turing ko sa church, mamuna sila. Hindi lang lahat ng miyembro ay kaya mamuna. Baguhan. Bago mananampalataya, kaya din. Ito po ay mangyayari kung we set the right pattern. Balik tayo sa ganito ulit. We have to set the right pattern. Sabi ni Apostle Pablo, join in following my example and observe those who walk according to the pattern we have in us. Sabi ni Apostle Pablo, join in following my example. Ang ginawa niya ay madali, kaya maraming gumaya. Kung ang ginawa niya ay mahirap gayahin, they cannot follow his example. Kaya we have to set the pattern. Kaya sa una pa lang, didiyakin natin lahat ng ating gagawin ay madali. Higilin ang ating kagalingan. Idago ang ating kaalaman. Simple lang. So, the Bible studies are very easy to lead dahil ito lang pong gagawin. Ito lang pong gagawin. Magbasa ng kwento, magtanong. Yun. Mauna sa Bible study, pag ganun lang ang gagawin. And the new believers are guided to be Bible study leaders through three things that we do. It's vision casting. We give them the vision. Naligtas sila para maligtas ang iba. And then we do action planning. Sino ano ang pangalan ng dalawang tao babahaginan mo this week. And then ang gagawin ay practice. They practice. So dahil every Bible study we do these three things. Every Bible study we give the vision. Mag-reach out. Hanggang ngayon sa aming church every week. Reach out. And then every week, anong pangalan ng dalawang babahaginan? And every week they practice. At maraming gagawa. So ito po ay paraan. It's through these components. Ito po yung components of the T4T Bible study. Vision casting, action planning, and practice.